Sa Santa Maria, Bulacan, isang planta roon ang inirereklamo ng mga kalapit na residente. Nagbubuga daw kasi ng usok at mabahong amoy ang plantang ito na nagdudulot ng hindi magandang epekto, hindi lang sa kalikasan ha, pero pati sa kalusugan ng mga nakatira doon. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Nico, ano nga ba ang pinagmumula nitong usok na ito na inirereklamo ng mga residente ng Santa Maria, Bulacan? Kara, itong nasa likuran ko, ito mismo yung planta kung saan sinusunog yung gabundok ng mga gulong. Ayon dun sa mga residenteng nakausap natin, ginagawang langis yung mga sinusunog na gulong. Ang problema lang, may masamang epekto ito, hindi lang sa kalikasan, kundi maging sa kalusugan ng mga taong nakatira malapit dito. Uy, mag-ingat kayo dyan, Nico, ha? Salamat sa iyo. Matutuldo ka na nga ba ang perwisyong hatid ng inirereklamong planta? Yan ang inalam ni Nico Wahe. Mga itim na marka sa kamay at paa ng isang sanggol. Itim na alikabok na kumakapit sa dingding. Mga mantsa sa muebles. Nangingitim na tubig sa swimming pool. At malalangis na humalo sa isang maruming sapa. Higit sa lahat ang nakasusulasok umanong amoy na kanilang nalalanghap. Hindi natin nakikita pero nalalanghap natin yan. Sabagaw, diretso yan. Ito ang nakababahalang mga imahe ng reklamo ng ilang residente sa Santa Maria at sa Angat sa Bulacan. Nandito ako sa isang medyo tagong komunidad dito sa Angat, Bulacan. At tulad ng ibang malalayong sitio, tahimik at simple ang pamumuhay rito. Pero may isang kapitbahay raw na tila ginagambala sila araw-araw. Yan ay ang plantang ito na nasa gitna mismo ng komunidad. Ang tanong, legal nga ba ito? Mula sa isang subdivision na ito sa Santa Maria, Bulacan, matatanaw ang isang pasilidad na punong-puno ng mga santambak na mga lumang gulong. At ang inirereklamong perwisyo, tila putik at malangis na duming kumakapit sa tahanan at sa mga nakatira rito. Limang kilometro mula sa itinuturong facility, matatagpuan ang subdivision kung saan nakatira ang pamilya ni Christopher Mamaril. Kwento niya, taong 2021 nang mabili nila ang lupa sa subdivision na ito kung saan nila ipinatayo ang kanilang dream house. Eh, ito yung bahay namin na ano, bagong gawa. 7 months pa lang to pero lumang-luma na itsura niya dahil sa dumi. Hindi siya normal na alikabok. It's actually ano talaga parang black particles. So, ayun, tuloy-tuloy yan, ganyan. Ito yung malalakaran siya, nangingitim talaga siya hanggang doon. Dito, marami pa dito. Ayan, ito yung ano, dati naming lanay. Dati madalas kami nakatambay dito, pero ngayon dahil sa sobrang dami ng alikabok, ganyan na siya. Ayan, ganyan yung nangyayari. Hindi siya alikabok, but particle ng sinunog na gulong. Ayan, pati yung mga LEC ng outdoor fan namin. Nangingitim yung gilid. Dito, yung swimming pool, hindi na rin magamit kasi may mga black particles siya na, no? Laging nakikita. Kaya ang bahay na pinaghirapang ipundar sa loob ng mahabang panahon, hindi na raw nila ngayon matirhan ng maayos. Pinagawa namin siya, unang bahay namin. Pero ngayon, ganito nga, parang may problema kaming hindi namin masolusyonan ng kami lang, hindi madaan sa linis. Basically, unusable na yung part na to ng bahay, anything outdoor. Maging sa loob ng kanilang bahay, umaabot din ang duming nagmumula raw sa sunugan ng gulong. Buong bahay siya actually, kahit mga kwarto namin dahil may access ng aircon. Inaabot din siya ng particles ng gulong na sinunog. Pinaka nababahala si Christopher sa epekto nito sa kanyang anak. Kaya dahil sa perwisyong dala nito, plano namin sana siyang ibenta na lang. Ang isa pang residente rito na si Rodolfo Enriquez, halos 3 dekada na raw naninirahan sa lugar na ito. Wala pa raw noon ang sunugan ng gulong na malapit sa kanilang bahay. Bumalik lang kami dito kasi dati masyadong liblib to dati.
Munta kami ng Valenzuela. Ipinarenovate pa raw nila ang kanilang bahay, pero laking pagsisisi lang ang inabot ng kanilang pamilya. Pinaya. Eto ay. O yan o. Tingnan lang kami ito. Kalalampaso lang nito kanina. Eto. Meron na naman. Manipis lang ngayon kasi nakasarado kami. Kalalampaso lang kasi niyan. Pero pagka hindi mo nilampaso yan araw-araw, ang kapal ng ano namin sa paa, langis. Sarado-sarado ka nakakapuslit yan. Manipino-pino kasi hangin, parang siya nga sumasabay siya sa hangin eh. Maski sa ibang lugar po kayo magpunta dyan, hindi natin nakikita eh, pero nalalangap natin yan. Sa baga o diretso yan. Bukod sa maitim na dumi na inirereklamo ng mga residente, nakalalanghap din daw sila ng nakasusulasok na amoy mula sa mga sinunog na gulong. Pangamba nila ang posibleng masamang epekto nito sa kanilang kalusugan. Ito po, gamot ko po ito para po sa hika ko. Hindi po siya pwedeng mawala kasi pagka sinusumpong po ako, kailangan meron agad. Mahirap po kasi pagka mahika, hindi po makahinga, mahirap sa dibdib, hindi rin makatulog. Walang isang kilometro mula sa sunugan ng gulong, nakatira si Grace Cabalida kasama ang kanyang maliit na anak. Yun lang po yung ano, yung langisan. Dito lang po sa amin, malapit. Ito lang po yung bahay namin. Tanaw na tanaw. Kaya po langhap na langhap yung amoy nila papunta dito sa amin pagka lumahangin ng malakas. Ang alam po namin, bawal po yan sa mga kabahayan. Hindi po namin alam kung bakit nandyan po sila. Pero ang mas nakababahala, 2 buwan siyang buntis ngayon sa kanyang pangatlong anak. Yun din po ang kinakatakot ko. Lalo na wala silang palyalagi ng paamoy. Yung pasingaw, baho po talaga. Madalas ding atakihin ng hika si Grace, pati na rin ang kanyang 4 taong gulang na anak na si Marco. Nararamdaman ko masakit sa dibdib, lalo na yung pag naamoy mo talaga yung amoy niya. Pag napakatindi, masakit sa dibdib, halos hindi ka makahinga. Okay lang sa akin kasi nakakatisa ko eh, yung sa bata. Gustuhin man daw nilang lumipat sa mas ligtas na matitirhan, wala raw silang sapat na pera para makahanap ng bagong lilipatan. Naku, napakahirap po talaga. Eh, wala naman pong magawa, tiis. Natatakot siyempre sa kalusugan din namin, mga bata, ng anak ko. Kaya hiling niya? Sana mawala yung amoy. Yun lang naman sa amin para akala nga namin nandito kami sa probinsya, sa Riwang Hangin, pero hindi pala. Ang nasa likod ng inirereklamong pasilidad, ang Alab Renewable Energy Development Incorporated. Ang kanilang ino-operate, isang tire pyrolysis burning facility o sunugan ng mga lumang gulong sa Angat, Bulacan. 2007 nang magsimula magnegosyo ang Alab at noong mga panahon na yon, recycling of used oil ang kanilang negosyo. Pero nang dahil nawalan sila ng mga raw materials. Kaya noong 2021, nagpa-amend sila sa DENR para masimulan ang pyrolysis. Sa Pilipinas, legal ang pag-ooperate ng pyrolysis o ang proseso ng pagre-recycle ng mga hazardous material gaya ng gulong para gawing langis pagkatapos matunaw. Gamit ang isang malaking tangke na magsisilbing tila kaldero na paglulutuan ng mga gulong, aapuyan ito sa ilalim para matunaw ang gulong sa loob nito. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ginagawang langis ang mga gulong na ganito karami. Ang ganito karaming gulong ipapasok sa makinang gaya nito na kung tawagin ay tire pyrolysis. Mula sa pyrolysis, kapag nasunog at natunaw na yung mga gulong, ito yung tinatawag nilang condenser kung saan paghihiwalayin yung gas at saka yung mismong oil o yung mismong produkto mula doon sa mga gulong. Kaya siya may tubig para makondense itong produkto. At kapag na-condense na siya, dito na ang punta niya sa chamber na ito. Kapag naihiwalay na nga itong oil, mapupunta na siya dito sa chamber. 8,000 to 10,000 liters ang napoproduce nila. Nito lang Miyerkules, sumama kami sa on-site inspection ng Bulacan Environment and Natural Resources Office o BENRO kasama ang Municipal Environment and Natural Resources ng Angat, Bulacan sa loob mismo ng Alab Renewable Energy Development Incorporated. Pagpasok sa loob, wala kaming inabutang trabahador. Ayon kasi sa BENRO, nagtigil operasyon ng Alab Renewable Energy Development Incorporated mula noong January 2023 para ayusin ang mga paglabag na inihain ng Environmental Management Bureau o EMB ng Region 3.
Sa notice of violation mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, may ilang violations ang Alab Renewable Energy Development Incorporated. Ilan sa mga ito ang hindi pagsusumite ng ilang dokumento gaya ng self-monitoring report, compliance report at hindi pagsasagawa ng regular na air sampling test. Ang hindi pagdedeklara sa dami ng napoprosesong langis at ang kakulangan sa pagsasaayos at pagre-rehistro sa inilalabas nitong hazardous waste. Malinaw daw ito mga paglabag sa Environmental Impact Statement System Law at Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Pero, nagtigil operasyon nga ba ang planta? Ayon sa ilang residenteng nakausap namin, may mga itim na alikabok pa rin at mabahong usok silang nalalanghap nitong mga nakaraang buwan. Sa mga panahong sinasabing nagtigil operasyon ang Alab Renewable Energy Development Incorporated para mag-comply sa kanilang violation. Sa mga litratong ito nakuha noong February 22, 2023, makikita ang itim na usok na nagbumula umano sa nasabing planta. Sa drone footage namang ito nakuha ng aming team noong March 14, 2023, makikita ang ilang trabahador sa ibabaw ng truck habang binabasa ang mga nakasampang tila maitim na buhangin. Sa isang cellphone video namang ito na ipinadala sa aming programa, maririnig ang patuloy na daing ng isang residente. Ngayon po, March 17, alas 12 ng madaling araw, fully operational pa rin ang Alab, sobrang baho pa rin dito sa lugar namin. Wala kang pinipiling oras yung paglalabas nila ng usok. Hiningan din namin ng panig ang Alab Renewable Energy Development Incorporated. Git nila, ginagawa raw nila ang lahat para sumunod sa mga regulasyon ng DENR para itama ang kanilang violations. Ang mga nakuha ng usok at ilan nilang trabahador ay parte raw ng isinasagawa nilang dry run para sa gagawing air sample testing na isa ring hinihingi ng DENR-EMB. Bagay na sinang-ayuna naman ng Benro. Yung sa preparation nila, bahagi na ng ano, ng kanilang regular maintenance. So, walang operation until such time na ma-comply din nila yung ano, yung mga requirements nila. Iayos namin yung isang hukay ho doon. Ayon, inomplay namin, naayos po namin. Magpalinis kami. So, tuloy-tuloy naman po puro linis namin ngayon. Ngayon. Kaya kami nagpa-test emission, ambient, kasama na rin sa renewal po namin ngayon. Meron po yan. Pero aware kayo lahat doon sa reklamo sa inyo, sir? Oh, okay naman kasi actually kami nag-penalty po dyan sa EMB. Mm-hmm. Meron po kami mga receipt po na nandyan na nung pag-renew namin ng PTO at saka nung discharge, kasama na yan, nagbayad po kami. Okay. Nag-pay po kami, nag-penalty po kami dyan sa SMR na po. Pero sapat nga ba ang ginagawa nilang aksyon? Ayon sa isang environmentalist, malinaw na nilabag ng Alab Renewable Energy Development Incorporated ang batas kalikasan. Para sa amin na umaalmahan dun sa impact ng mga projects na ito, hindi ito sapat. Ang dangers lang nito, inihahain lang dun sa DENR, is dangers base dun sa legislation provisions. Para yung dangers dun sa impact na naranasan mismo ng mga communities. Isa pa sa nakita niyang paglabag ay ang malapit na distansya nito sa komunidad. It's obvious na, no, na malaki yung ano niya, malaki yung impact na doon sa ano, doon sa surrounding environment. So, sa pulya lahat yan, sa pulya lahat yung three primary components ng environmental protection. So, patungkol sa air, pangalawa, patungkol sa land, sa doon sa ano, doon sa impact when it comes sa fresh water or surface water. Tinuntun din namin kung saan nga ba nagmumula ang maitim na dumi at nakasusulasok na amoy mula sa kanilang planta. May 6 na tar pyrolysis itong Alab Renewable Energy at sa bawat pagsalang ng mga gulong sa pyrolysis ay may pinuproduce itong gas na kung tawagin ay carbon dioxide. At para maiwasan ang pagsabog ng mga pyrolysis ay pinapasa-pasa doon sa 6 na pyrolysis yung carbon dioxide. At kapag wala nang mapuntahan, dito na siya pupunta sa gas tanker o yung parang lobo na yan na nasa akin likuran. Yun daw yung pinagmulan ng amoy dahil nabutas nung mga nakaraang 3 buwan itong gas tanker na ito. Niremedyohan namin. So, ngayon nga kaya wala na siyang butas kaya meron kaming makikita nyo, nakabilog siya eh. Mm-hmm. Yun lang umamoy noon. Ang isa pang itinuturong dahilan ay ang hukay na pinaglalagyan ng wastewater mula sa kanilang produksyon na isa rin sa mga naging violation ng kumpanya. Actually, kapag kasi umuulan, yung tubig niya,
nag-i-stack ko siya doon. Okay. So, mayroong mga alambre, mga nalaglag dyan, mga gulong na may mga oil, pumakatas po siya. Mm-hmm. So, manipis na manipis, manipis sa ibabaw, meron siya. Kapag umahangin, so yun ang maamoy siguro na yun din ang nakita naman po ng Benro. Kaya inaksyonan po namin, isinarado po agad namin. Okay. Ngayon sir, ano na lang mapapangako natin sa mga residente? Siguro natatakot na magreklamo, pero nandun naman pa rin yung reklamo nila na naamoy nila, na masama sa kanilang kalusugan. Lahat naman po ay ginagawa namin action, lahat ay kinumplay namin, lahat ng binigay ng EMB, yung violation ng EMB ikinumplay na namin. Kami naman po handa naman po kaming kung anong kailangan namin gawin para hindi kami sa mga kapitbahay, hindi kami makabigay ng problema sa kanila, sa kalusugan nila. Inaamin naman po namin yan. Meron marong kahit konti, may maamoy. Sa kaliwat ka ng reklamo ng mga residente at mga paglabag ng planta, sapat nga ba ang ibinibigay na aksyon ng DENR para sa kanila? Hindi lang yan kagad lalabas, pero yung kawalan ng control or kawalan ng compliance provision to address pollution sa surrounding environment, mas lalo lalala yung situation ng degradation sa environment at apektado nito yung dependent communities. So kailangan siyang may address at kung kaya at kung hanggat maaari talaga wag na pahintulutan yung mga ganitong projects at mag-resolve sa ibang mas affordable tsaka efficient alternatives for waste management. Makailang ulit naming sinubukang kunan ng pahayag ang DENREMB Region 3 pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Legal man ang pyrolysis sa bansa, kailangan masigurong compliant sa mga regulasyon ang anumang plantang gumagamit ng ganitong proseso bago ito payagang makapag-operate muli. Lalo't kalusugan at kalikasan ang nakasalalay rito. Ako si Nico Wahe, kasama sa iisang brigada.